Good morning mga amigos, amigas. Today I will be cooking two viands for lunch. Yung isang ulam namin ay kinunot. Na requested ito ng isang subscriber, si Rose and Laurora. Nabasa ko sa comment niya sa channel ko. At ito yung nabili ko, yung stingray. Yun ang iluluto ko as kinunot today with the kangkong. This is Philippine spinach. And of course, I will be cooking with coconut milk. Yun ang reciping Bicol. At another ulam na lulutuin ko ay okoy na dilis. So, nakakita ako ng pinong-pinong dilis sa palengke. At hindi na ako dalawang isip pa kasi isang tumpok na lang siya. Nakita ko dun si Sherry Amador. Nakabili din siya ng isang tumpok. Sabi ko, parehas kami ng paborito. So, sige, mag-start na ako. I-mix ko na yung mga ingredients ng okoy. Lalagyan ko siya ng pang-pa-crispy. At isang itlog. Sige, mamaya po ipapakita ko sa inyo. Yung stingray, ilalaga ko muna siya ng konti para mahimay-himay ko siya ng maliliit para sa kinunot. Para sa okoy na dilis, lalagyan lang ng ground black pepper. Garlic. Garlic, onions, yung medyo maliliit lang yung pagkahiwa niya para makain din ng mga bata. Kasi minsan pag malalaki yung sibuyas, itinatabi nila yan eh. Kaya ako talagang pinong-pino lang ang sibuyas at bawang. Tsaka isang itlog. Meron ako ditong siguro may lasa na siya, yung breaded mix. Pampa-crispy. Uy! Siguro lahatin ko na. May lasa na yan, hindi na ako kailangan mag-add ng salt. Lahatin ko na siya. Para sa isang tumpok na dilis. Sana masarap. Haluin. Tapos ready na to for frying. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung pagluto na siya. Paborito ko to, okoy na dilis. One of my favorites. Napapasarap yung kain ko. Sana hindi ako makakarami ng rice mamaya. Ito na mga amigos-amigos yung ipirituhin kong okoy na dilis. Kailangan haluin ng maayos. Evenly. Mix. Yeah. Ready for frying my okoy. Papasarap na naman ito yung kain ko. Baka maraming kanin akong makakain mamaya. Sipin ko yung nunot at saka okoy na dilis. Wow. Parehas paborito ko. Mga amigos, amigas, dinagdagan ko siya ng siling pangsigang para masarap. Chinap ko yung sili, green pepper, para masarap siya. At I think I need to put a little bit of, a little amount of flour. Kasi parang malabnaw siya, oh. Malabnaw siya, baka hindi mag-crispy yan. Mga amigos, amigas, nilagyan ko siya ng green pepper. Nag-chop ako ng one green pepper para masarap siguro pag naluto na. Sige. My friends, eto na yung nilaga kong stingray. Tatanggalin ko na yung tubig na pinaglagaan ko sa kanya. Tatapon ko tapos hihimayin ko. Ayan na mga amigos, amigas, nahimay ko na yung stingray.
yung pagi. Sinabay ko na rin yung mga bones niya kasi malambot naman siya. So, pwedeng ngat-ngatin din pag naluto na. Lumalambot siya, parang cartilage and tendons lang. ilalagay ko na yung ipangalawang piga ng gata. Diyan ko siya pakukuluin sa ikalawang gata. Sige, medyo marami-rami siya kasi may ano, maraming kangkong akong gulay na ilalagay. So, pakukuluan ko na siya. At habang nagpapakulo ako nitong kinunot, magpiprito na ako ng okoy. Ayan, mga amigos, amigas, habang nagkumukulo yung stingray, magpiprito naman ako dun sa kabila. Hangin yung ano. Hangin, mahangin. Sasara ko yung pinto, yung back door kasi hinahangin yung apoy. Hindi ko na siya kailangan takpan kasi dati naman ang luto yung stingray. Kulong-kulo na siya, kaya ilalagay ko na yung sangkong. Mamaya na itong sili pagkatapos. Marami yung gulay ko kasi paborito namin. Matanda sa opo yung isa. Yan, inilagay
nilagay ko na yung kangkong. Tapos lalagyan ko siya ng vinegar. Hindi naman sobra para hindi naman gaano maasim yung kinuno. Tama lang. This is suka from coconut also. Sukang buko. Yan. Mura lang tong suka na to. Ano, tigpipiso lang to. So, isa lang siguro okay na. Para hindi masyadong maasim. Tapos yung okoy ko nandun, nakasalang. Balik pa rin ko na. Crispy okoy. Ginamit ko yung frying pan namin, non-stick frying pan. Pakukuluan ko muna siya ng mga 5 minutes bago ko ilagay yung kangkong gata. Masarap na okoy at kinunot na stingray. Ayan na yung okoy. Sandali na lang. Aahon na ko na yan. Iaahon ko na yan. Ito, wala pa yung kakanggata. Pakuluan ko lang siya muna kasi nilagyan ko ng paminta para medyo spicy. Ay, sarap nito ng pananghalian ko. Ilagay ang kakanggata. Malunupon. Siram magkaon. Kinalunupon na kinunot. Oh, 5 minutes boiling, my friends. And it's done. And it's yummy, yummy lunch today. Kakain ako kaagad pagkatapos yung maluto. Ay, wow, kasira, mga amigos, amigas. Yummy taste. I tried. So, creamy. Coconut milk. I can't wait till okoy is cooked because I will eat lunch. Ayan na, masira mo, mga amigos, amigas. Shout out kay Rose and Laurora na nag-request sa akin na magluto ng kinunot na stingray yung nakita ko dun sa palengke. So, ayan, alam kong matatakam ka, Rosan. Ayan na yung request mo, ha? Lalo kang maat at umuwi sa Bacon, I'm sure. Shout out kay Hanil Espinosa and Aryan White in Canada. Mag-vacation na kayo dito sa Bacon para makakain na kayo nitong Bicol recipe. Okay, see you sa lunchtime! Mga amigos, amigas, guess what? Kakain ako! Magkakamay lang ako. At nandito lang sa katabi ko yung rice cooker and dyan yung kanin pag kinulang ako ng 1 cup. Ito yung panghimagas ko. Saging. Tama na yan for my lunch today. Yala, let's eat! Bon appetit! Evangeline! Yan, kumakain ako mag-isa ng mga amigos, amigas. Lagi lang ako kumakain mag-isa dahil ako ay member ng mga taong pinagtagpo, pero walang forever. Masarap! Sarap